Our most gracious Father, God of all people, with humble hearts, we call upon your name to offer you many praises for the beautiful life that you continue to give to all of us. We thank you for the opportunity that you gave us through Synergia and Health Forum. For this, we are forever truly grateful to you. As we gather today, we implore upon you your most needed guidance and peace all throughout our health forum. With humble hearts, we offer you our most sincere gratitude that you have showered with success. We are in one spirit to ask you to bless all our guests and their families, especially those who are sick. Give them hope and allow them to preserve their faith in you. Lord Jesus, we beg that you continue to intercede in our behalf to the Father and forgive our many sins and transgressions. Our Father, we firmly believe that you have heard our prayers. All this we ask and beg through the name of our Lord and only Mediator, Christ Jesus. Amen. Hey, what's up, man? Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat na nakikinig at nakasubaybay sa atin ngayon sa ating Facebook and to our YouTube channel. It's me again, your boy Brad Culot. Welcome po sa ating live. Akala ko cafeteria Synergia pa yan. Siyempre, binabati namin lahat po ng nakanonood sa atin ngayon at nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Especially to our management po. Hello po sa inyo lahat. God bless po. At syempre, bago ko po ipakilala ang ating makakasama ngayon, ay meron akong inihandang isang awitin para sa inyo lahat. Alright? Kaya sana magustuhan po ninyo. Tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailan may, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y yakan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi ng buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi ng buhok ko, balik natin. Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya ibigin mo? Kahit maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas
lumipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo, sa'yo, sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit mabuti na ang buhok ko, kahit mabuti na ang buhok ko, kahit mabuti. Alright, maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, at binabati ko rin po ang aking mga kaibigan dyan sa Quezon City. Hello po kay Merlin Sacro at kay Marshall Listor from Los Angeles, California. At syempre kay Leo from Canada. At syempre, ipinapakilala ko na po ang ating makakasama ngayon from, saan ba ito galing? Spain pa, ano, sa Spain? Yun, palapakan ninyo sa inyong mga tahanan. Ha? Abati mo na. Na-delay. At syempre, sino pa bang babatiin natin? At sa mga concern po, na pwede kayong mag-message direct sa ating messenger, which is the Health Forum with Doc Ate. At syempre, we're inviting everyone to please subscribe our YouTube channel, which is the Health Forum with Doc Ate, para every time po na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng live. Wow. Mag-notify sa inyo. Syempre, i-share din po natin para maibahagi natin sa ating mga kakilala, kaibigan, at sa ating mga kamag-anak yung magandang itinuturo ni Doc Ate. At syempre, oo, sino pa bang babatiin natin sa lahat ng ating sa lahat ng department, syempre sa Zenergia Online Services, sa cashier, sa customer service department, sa saan pa ba? Security, ayan syempre. Saan pa? Sa diyan sa cafeteria sa likod, ano, hello po sa inyo. At magpakabusog kayo diyan. Ayan, sige, palapakan niyo na sa inyong mga tahanan. Si Chorizo. Chorizo, Zorro, palapakan po ninyo. Hindi na kayo hindi ng Tagalog yan, ha? Kailangan Espanya. Yes! Isang mapagpalang araw po sa lahat! At syempre yan rin yung inyong lingkod na walang iba kundi si Chorizo Zorro! At isa naman, kaya kung kayo inanyo dyan sa inyong mga lansangan, Yahoo! Kayong hagupitin ng aking mahiwagang stick. Pero bago ko hagupitin ang aking partner, tawagin ko muna. Sino yan? Ang ating walang katulad na si Doc Atoy Arbolada! Yo! Palakpakan naman dyan! Ganda ng tuktok. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating Alam nyo ba? Special edition, no? Dahil katulad nga ng nabanggit na namin before. Yes, senyor. Ang ating Alam nyo ba, dati kasama sa cafeteria. Pero dahil naka-quarantine, mm-hmm, at para tayo ay apat na beses. Si. Tama! Ano bang forma yan? Si ako si, Chorizo Zorrito. Chorizo. Oh, mukha kang chorizo. So, mga kaibigan, abangan nyo. Napakaganda ng ating pag-aaralan ngayon. Napakaganda ng inyong matututunan ngayon sa ating Alam Nyo Ba. At before that, dumabati kami sa ating mga televiewers, sa ating mga nanonood, masugid, pangsulok ng daigdig, at syempre sa ating Luzon, Visayas, Mindanao. Opo, yan. Maraming salamat sa mga nanonood, Hong Kong, UAE, sa Qatar, Macau, sa USA, napakadami. Maraming salamat. Finland. Ito yung mga palagi ang nanonood sa atin, ano? Sa yes, YouTube. Sa Dubai. Sa Facebook, ilan na yung nakatutok? Nakatutok 200. Natin. Alright, maraming salamat. At syempre, ang topic natin, pare ko, ready ka na ba? Ready na ako. Ikaw, ready ka na ba? Ready na ako. Okay, ang ating topic for today ay walang iba. Kundi ang... Kasi marami nagre-request eh. Yan. Hindi nila maintindihan kung ano ba itong kanilang nararamdaman. Yun. So, para maintindihan nila, ang kagalingan ay manggagaling sa ating Panginoon at sa ating sarili. Yun. Yan. At dahil dyan, i-discuss natin ang... Ang? Herring's Law of Cure. Yeah. Na walang iba kundi si, ang author niyan ay walang iba si Doc Atoy. Hindi, si Dr. Constantine Herring. Si paring Constantine. Ako lang ang magpapaliwanag ng mas malalim. Yeah, napasama ko yan. Okay, pakinggan nyo maigi ha. Napakaraming pasyente ang pumapasok
sa natural way of healing. We call it alternative medicine. Sa buong mundo, iba't ibang bansa, kanya-kanya ng tangkilik sa alternative medicine. Ibig sabihin, hindi lang yung Western, kundi ibang pamamaraan ng pagpapagamot para lang makamtan ang kagalingan. Okay? Ngayon, sa alternative healing sa Pilipinas, na kung saan ay naipasa naman po ang batas, which is Republic Act 8423. Yan. Republic. Maraming sumubok ng herbal. Opo. Natural. Aha. Ang nangyari, may naramdamang kakaiba. Mm-hmm. Ayan. Ang tawag nila dyan, ako, may side effect sa akin. Lilinawin natin, hindi po siya side effect. Anong kasi tawag sa kanya? Pag sinabing side effect, ano po, o adverse reaction, pag sinabi kasing side effect, delikado, negative. Yeah. Ang side effect ay galing sa chemical. Uh-huh. Pero ang katawan mo, pwedeng magkaroon ng reaction. Ang tawag naman namin doon, body recovery reaction. Ngayon. Ayan. So doon nagkakaroon ng pagkakaiba. Mm-hmm. Side effect, uminom ako ng gamot. Nasira ang liver ko. No. Side effect yon nung gamot. Ayan. Tama po. Uminom ako ng natural. May naramdaman akong kakaiba. Ang tawag doon, body reaction. Oh. Alright? Yung pala yun. Ngayon. Kaya pala ano, partner. Kasi may mga umiinom na mga herbal. Mm. Kung kailan daw sila uminom noon. At saka pa sila may naramdaman. Saka daw sila may naramdaman na kakaiba. Okay, bakit? Basahin natin. Nagbigay na ako ng hint nito kahapon sa cafeteria. Dr. Constantine Herring, gumawa po siya ng law of cure. Ang Tagalog nito, batas ng pagpapagaling. Ito ba kailan pa ito na-discover ni Dr. Constantine? Napakatagal na si Dr. Constantine Herring eh. Tingnan mo nga, may date ba dyan? Mga nasa 18th century? Oo, yan. Actually, 19th century. 19th century. Okay? So, Herring's Law of Cure. Pakinggan nyo ha. Ito yung kabuuan nung sinabi ni Dr. Constantine Herring. Healing, okay. Ano sabi? Ikaw na. Sa aking mahiwaga. Ayan. Herring's Law of Cure. Asan ba dyan yun? All healing... Hindi yan. Oo, medyo... tama ito ha. Ito i-discuss natin ha. Oh. Okay. All healing comes from within out. Okay? From head down and in reverse order as the symptoms first appear. So yun yung kabuuan ng law of cure. Pag tinagalog natin, ang kagalingan sa karamdaman ay magmumula sa loob papalabas. Within, out. Within, out. From loob, papalabas. Papalabas. So, tama. Kung may lason sa loob, dapat lumabas. Mm-hmm. Kung may sakit sa loob, dapat palabasin. Palabasin. From okay. The head down, galing sa ulo, pababa. Mm-hmm. And in reverse order. Simula baba, paakyat. Itataas as the symptoms first appear. Katulad ng naramdaman mo nung una. Yun! Oh, yung pala. Okay, sample natin. Sige, anong sample natin? Maglalagay tayo halimbawa ng barilis. Ayan. Barilis? Yun, pwede yun. Pwede ako dito. No? Asan? Itong side na to, isang side. Okay, side. Direk, kita mo ako dito, direk. Sandali lang. Ito, tanggalin natin. Sandali lang. Oh. Ito lang. Kita to. Okay. Ayan. Ayan, wag mo na tanggalin to. Magandang tignan to. Oh, iusok ko lang ng konti. Pero mo ako ng panulat. Ayun. Ito. Maraming okay. Panulat dyan. Magdo-drawing ako. Tingnan nyo ha. Simple lang to. Wala tayong 5 minutes ngayon. Maiksi lang. Okay. Mag-drawing tayo ng isang barilis. Barilis yan? Hindi ko alam kung ano tawag. Parang barilis. Okay. Sige. Nagkaroon ka ngayon ng sipon. Sample ha. So nagkasakit ka na sipon. Oh. Nababasa ba? Pare? Nababasa. Uhog yan eh. Uhog. Ang okay. Basa ko dun. Iinuman mo ngayon ng cold suppressant. Cold suppressant. By the word itself, ang sabi, suppress. So, pahihintuin mo yung sipon. So, naharang, pare, yung sipon. Titigan mo. Alin? Ito, naharang yung sipon. Dali, hindi ako nakakita sa camera eh. Ikaw lang pinipicture ni... Ito, Derek, naharang. Eh. Ayon. Yan ba yan? Ito. Yan. Pinangharang, ito, sipon. So, huminto ngayon yung sipon. Huminto. Okay. Siyempre, nakaroon naharang siya. Ka ngayon ng ubo. Iinuman mo ngayon ng cough
supresan. Ito yung unang sakit. Tapos... Nandito ka ba? Nakikinig ka? Nainuman. O... Hindi. Ini-elaborate ko lang. Nainuman. Huminto. Oo. Nagkaroon ka ulit ng panibago. Ubo. Panibago. Ubo. Isang katawan lang yan, okay. Di ba? Hindi ka nakikinig. Okay. Isang katawan lang yan. So, yung ubo, ininuman ngayon ng cough suppressant. So, huminto ngayon yung ubo. So, ibig sabihin, wala na siyang ubo. Wala na. Nainuman ang toto, suppressant. Oo. Kinig ka. Pag ako tinamaan yan, maniwala ka sa akin, babasahin ito sa mukha mo. Nagkaroon ka ngayon ng fever. Nilagnat ka. Fever. Iba ba to sa dance fever? Iinuman ngayon ng paracetamol. Ewan ko lang kung kausapin pa kita. Hindi mo kausapin? Iinuman mo ngayon ng paracetamol. Hihinto okay. Ngayon yung lagnat. So, okay. Nahinto na naman. Nagkaroon ka ngayon ng allergy. Allergy naman. Iinuman mo ngayon ng antihistamine. Hihinto yung allergy. So, okay. Ang tawag, pinahinto mo yung mga sakit. Pinahinto. Oh. Hindi pinagaling. Sinupress. Ini-stop. Okay. Sa natural healing, merong four stages. Yeah. Four stages. Of healing. Of healing. Number one, cleansing. Cleansing. Number two, detoxification. Detoxification. Number three, nutrients assimilation or absorption. Okay. And number four, cell regeneration. Cell regeneration. So, okay. So, cleansing and detox, hindi natin matatanggal yan kung dito kagad natin naumpisan. When you start with cleansing, ang unang tatanggalin yung pinangharang ng allergy. Ah, chemical yan eh. Okay. Pag natanggal yan, natanggalin natin yung harang, lalabas ngayon ang allergy. So, lumabas yung allergy. Oh, may now, naramdaman ka. Kasi yun yung dati mong sakit. Yes. Okay. From within, out. So, hanggang sa nakalabas na yung allergy, na-detox ka na, na-cleansing, dinetox. Okay. Next. Susunod na tatanggalin yung pinangharang sa lagnat. Aha. So, pag natanggal yung harang sa lagnat, ano mangyari? Siyempre, lalabas yung lagnat, lalagnatin ka. Lalagnatin ka. Aha. Okay. So, nakalabas na yung lagnat. Mm. Anong susunod na tatanggalin? Yung pinangharang sa? Ubo. Ubo. Mm. Natanggal ngayon, tingnan mo ha, oh. Natanggal ngayon yung pinangharang sa ubo. Ano mangyayari? So, uubuhin ako. Lalabas yung ubo. Mm. Pag nakalabas na yung ubo, ito na. Oh. Ang susunod nating tatanggalin, yung pinangharang sa? Sipon. So, pag tatanggal yung pinangharang sa sipon, sisipunin ka lalo. That's it. Pag nakalabas na yung sipon, tanong, malinis na ba yung bariles? Malinis na po. Na-cleanse natin? Opo. Na-detox natin? Aba, siyempre. So, handa na itong katawan mong tumanggap ng nutrients. Ayun! Pag nalagyan mo ng nutrients, maa-absorb niya yung nutrients, aha, lalakas ngayon ang immune system. Ang immune system ay magkakaroon ng cell regeneration, kaya nakakaranas ng paggaling ang isang pasyente. Very well said. So ibig sabihin, na yung bariles kanina, an example natin yan na ito ay katawan. Katawan ng tao. Oh. So mga kaibigan, nice. Naintindihan nyo na yung katawan mo, simulat sa full bata ka pa lang, napuno mo ng mga toxins, mga chemicals, na kung anong-anong mali. So kung gusto mo talagang gumaling, dadaan ang katawan mo sa tinatawag na cleansing and detoxification process. So ibig sabihin, yung mga toxin na naandiyan dyan sa katawan natin na matagal nang nakaimbak dyan na hindi naaalis. Pag lumabas ngayon yan, may mararamdaman ka. Bakit? Naglalabas ka ng lason eh. At ang tawag ba natin doon ay withdrawal syndrome? Body recovery reaction. At I hope may natutunan po kayo ngayon. At yan ang natutunan nyo ngayon sa... Alam nyo ba? So please do like and share our YouTube channel ng Health Forum with Doc Atoy. So, yan po yung Herring's Law of Cure. From within out, from head down, and yes, in reverse order, diba? Tama po. Head down, and in reverse order as the symptoms first appeared. Okay. So mga kaibigan, isa na namang episode ng Alam Nyo Ba, I hope nakatulong sa inyo, dahil tandaan nyo, ang kagalingan ng tao, tama si Boss B, nakasalalay sa Panginoon. Titignan niya, amen, kung susunod ka ng tama. Gagawin mo yung tama
huwag mong gawin ang mali. Dahil pag mali, ang resulta, mali pa rin. At to, ito, ah, hindi to basta-basta agad na nangyayari. Ah, hindi. Depende yan sa kapal at dami ng dapat linisin sa ating tama. At nagre-reflect din yan kung paano rin mag-isip ang pasyente. Yes. Ngayon, paano magiging mabilis? Paano magiging mabilis na luminis yung katawan? Doon namin itinuro yung seven doctors. Ayan. Kailangan mo, tingnan mo, yung pagpapapawis, simple lang naman. Exercise, opo, pagpapaaraw. Opo. Libre yun. Libre. O, pero pag pinawisan ka, detoxification yun. Ayun. So, ang karugtong ito at saka yung? Nutrisyon. Seven doctors. The seven doctors. So, ibig sabihin, nutrisyon, na tamang nutrisyon, kasabay nito ang seven doctors na gagawin niya. Kaya po, maraming pasyente ang nakakaranas ng tunay na kagalingan galing sa Panginoon dahil sinunod nila ang tamang disiplina sa kanilang katawan. So mga kaibigan, yes, isang episode na naman ng natutunan nyo dito sa Alam Nyo Ba! Alright! So okay, abangan nyo ulit sa salamat sa pag-ibig mo lagi kang nasa puso isip ko. Isip ko at di na amin ko. Okay, so mga kaibigan, makita-kita ulit tayo sa Friday, mga kaibigan, sa Friday. At ngayon po, tasagot kami sa inyong WebEx online live consultation. Pakiusap lang po, huwag po kayong mainip kasi hindi naman po madali eh. Isa-isa lang o pila kasi nilalagyan natin ng privacy. Alam nyo, sa totoo lang, mas nakakapagod sa part namin kasi ang nangyayari, halos paulit-ulit din naman yung sinasabi namin. Unlike before, tama po, isang lahat nakaupo dito, yes, kakausapin mo, mabilis na. Ngayon, no, medyo mas matagal. Konting tiyaga lang yan. Konting tiyaga lang po. Patience is a virtue. Magandang hapon po sa inyo lahat. Stay healthy and be happy. And to God be the glory! Ako'y nakalutang nasa langit.